Okay. Okay, so ang keyword natin ngayon ay hello. Yan, hello. So type hello sa ating mga first year students. Main audience natin ngayon ay first year. Nagkaroon tayo ng magkakaroon tayo, I should say, ng quiz ngayon base sa video na in-upload natin doon sa ating Facebook page. Okay, so sana pinanood nyo itong maigi dahil mula sa video na yan, manggagaling yung ating mga katanungan. So first year, get ready. In 5 minutes, we have to start our first quiz dito sa midterm coverage natin. Okay? Type hello, ladies and gentlemen, para formally ma-fix natin yung ating attendance sa araw na ito. So kung may mga katanungan kayo regarding the records, lalong-lalo na sa first year, you can type here para makita natin. Okay. So good morning, sir, sabi ng mga participants natin. Okay, so tignan natin yung point. Okay, bala. Okay, so sino yung mga first year natin? Hintayin lang natin yung mga first year para magkalaro tayo ng midterm quiz ngayon. Okay, so yung grades ninyo, first year ready to compute na yun. Kung meron pang gustong umabol para sa quizzes o kaya sa exam, punta lang kayo sa office. You can still have the time to fix your prelim grade. Okay? Tignan natin yung mga messages. Ha? Ayan. So, last 3 minutes. Para sa mga audience natin na first year. Maybe salpon nyo ay isa. Ayun. Okay. Ayan natin kung sino yung mga kasama nyo nakalagin. So first quiz natin ngayon, first year, get ready. Na-post natin yung video, dapat pinanood niya. Okay, so medyo maingay sa labas kasi may parada na dumarating. So hintayin lang natin na makalampas. Ano? Thank you.
Okay, so medyo malayo na yung dumaan na musikero. Okay, so siguro hindi na rin maingay sa inyo mga hindi na rin maingay sa inyo yan. Okay, so medyo nakalayo na siya. Okay, so first year, are you ready? Wala, hindi yata nabasa ng mga first year yung ipinos nating mensahe. Okay, so third year, meron din kayong na midterm quiz mamayang 3 p.m. Okay, so ipopost natin mamaya yung performances ninyo sa prelim para makita ninyo. Ay, sa first year, naipost na natin yung performances sa prelim. Okay, so ready for computation of the grades. Kaya kung kulang yung entries doon sa records natin at gusto nyong ihabol yung data na yan para makompute, you can still have the time. You can to the office and get the quizzes or examination. Hindi nyo pa natatapos. Okay? So, first year, press 5 kung nandyan kayo. Tignan natin kung sino yung mga first year natin ngayon. Okay, first year, press 5. Ayan. Okay, so marami-rami na rin first year tayo. Napanood nyo ba yung videos na in-upload natin kaninang umaga doon sa ating Facebook page? Okay, meron tayong 10 katanungan dyan. Okay, so get ready with your pencil and paper. Get ready with your pencil and paper. Identification type ang quiz natin ngayon, mga first year. Ganon din sa third year mamaya hapon, no? Identification type. Base sa video na pinanood ninyo. Okay? So press 5 para makita natin. Ayan. So press 5. Kapag may press 5 pa, automatic may additional 5 points na yung quiz mo sa araw na ito. Okay, so first year, congratulations sa mga nag-press 5 kasi may additional 5 points na kayo sa ating quiz ngayon. So wala nang dahilan para hindi kayo pumasa ngayon sa quiz. Sa mga hindi pa nakakita sa ating ipinost na performances sa prelim, punta lang kayo sa ating Facebook group, Madiscarting Ilocano. Nandun yung naipost na class record para sa prelim when we are talking about the first year. Okay, sa mga second year, third year, fourth year, ang tabayanan din ang pagpost ng mga performances ninyo sa preliminary coverage. Okay, so midterm tayo ngayon, first quiz. First year, question number 1. Okay, you listen. You write the answer. No erasures allowed. Question number 1. Ready na pa kayo? Okay, natin yung question number 1. In our criminal justice system, they are commonly known as Superman. Sino yung Superman na tinatawag nila sa ating criminal justice system? That is question number 1. Sino yung Superman na tinatawag nila sa ating criminal justice system? Anong one? Okay, mamaya na yan din ni Rose. Okay? Dito na lang sa office para what? Pag may problema. Okay, so I repeat, question number 1. Sa criminal justice system natin, meron silang tinatawag na Superman. Ito yung center of attraction palagi kapag may krimen na nangyayari. Sino yung tinatawag nila Superman sa ating criminal justice system? That is question number 1. Thank you.
for question number 2. Okay, sulat lang natin, baka kalimutan natin. Ayan, so number 1. Number 2, who is the forgotten party? Who is the forgotten party in our criminal justice system? Yung palaging nakakalimutan o napapabayaan sa criminal justice system na. Okay? So I repeat, number 1, Superman in our criminal justice system. Number 2, forgotten party sa criminal justice system na. Okay? Number 3, a person who committed crime, legally speaking, is considered as criminal. True or false? A person who committed crime is considered as criminal in its legal definition. True or false? Number 3, I repeat for the last time. A criminal is the person who committed crime. In its legal definition, is it true or false? Number 4. What do you call the criminal who already committed a crime twice in the same title of the revised penal code? Anong tawag natin sa mga criminal na gumawa ng krimen sa pangalawang pagkakataon at nagkataon din na yung krimen na kanyang ginawa sa una at pangalawa ay pareho ang title sa revised penal code? Anong tawag natin sa criminal na yan? Number 5. Anong tawag natin sa ordinary criminal? Okay? Ordinary criminals. But, tignan natin. Kalimutan ko yung proper term doon eh. Hanapin ko. Okay? Hanapin ko muna yung tanong. Video. Parang yung page. Hindi pag-isado yung page. Yan. Kita ko na. Kabalin mo. Okay, so palitan na lang. Palitan na lang natin yung tanong. Nawawala eh. Saan na ba yun? Question number 5. Wala, ilangos na yung birukan, sayang. Ay, the lowest form. Okay, take note. Question number 5. Yun lang ang sinasabi ko eh. Based on behavior system, anong tawag natin sa isang criminal na lowest form in a criminal career? Okay? Lowest form of criminal in a criminal career. Anong tawag natin sa classification of criminal na yan? That is number 5. Number 6, what do you call the criminal who violates a criminal law because of the impulse or fit of passion?
because of the impulse of fit of passion. That is number 6. Okay. Number 7. How many definition of criminal that we made mention in our video that uploaded in the Facebook page? Ilan ang definition ng criminal na ginamit natin doon sa ating video? Okay, ilan? That is number 7. Number 8, 9, 10. Okay. Criminals are defined in 3 different ways. Okay? Ano itong tatlong different ways na ito? Na kung saan dinefine natin yung criminal. That is 8, 9, and 10. 8, 9, and 10. Criminals are defined in 3 different ways. Ano yung tatlong ginamit natin na basihan sa pag-define ng criminal? 8, 9, and 10. Okay? Yeah. So, 10 questions lang tayo kasi unang quiz pa lang naman ito sa midterm para sa mga first year. Ngayon, punan nyo ng larawan yung mga test, yung mga paper ninyo, then isend sa ating messenger, Sir Lopez Blanc. Okay? Isend nyo yung papel ninyo, then balik kayo in 2 minutes i-check natin yung papel ninyo. Okay? So, send, I repeat, take a picture of your paper. First year, are you listening? Take a picture, then send that image to my messenger para makita ko at walang chance na papalitan ninyo yung mga sagot niyo. Anong Facebook, anong messenger account? Sir Lopez Vlog. Sir Lopez Vlog, messenger account. Doon nyo isesend. Okay. So hanapin nyo yung Sir Lopez Vlog messenger, then send your paper. Okay, so in 2 minutes you have to do that because you will going to come back, then i-check natin yung papel ninyo. Okay, so do it now. Naintindihan ba natin? Okay. So hopefully. So we are waiting your responses. Okay, so nandito si De La Cruz Aurelio. Okay, shout out sa iyo. Nandito kanina sa office eh. Naghahanap sila ng nagre-research. So kaya kinukuha nila yung iba't ibang bandito as a guide para matapos nila yung mga research work. Okay, so happy birthday din kay Miss Amy Villesa. Okay. Thank you sa merienda na pinadala dito sa ating office. Okay, more birthdays to come. Okay, that is Miss Villesa Amy. Okay, so nandito na, nakapag-send na si Renbert. Okay, si Renbert. Renbert Lanza. Hintay pa natin yung iba na mag-send bago natin i-check. Yan. Oh, si Rembert, hindi niya sinagutan number 6, number 7. Okay. Lagyan mo ng pangalan mo yung papel mo, Rembert, para hindi mawala. Okay. Lagyan mo ng pangalan. Okay. Nakapag-send na siya ng kanyang mga kasagutan. Yung iba, hinihintay lang natin. So, good morning, sir. Sabi ni Barrientos Joshua. So, midterm coverage tayo. Yung third module, you will going to get that. Siguro 18. Okay, December 18, yung third module ninyo. Doon na rin yung examination. Okay. May nakatas doon na test questions. Yun na lang ang sagutan ninyo bilang semi-final examination. Okay, you win nyo habang bakasyon, yun, gagawin nyo yun. Okay, habang nagmo-modo kayo, sagutan nyo na rin yung semi-final questions. Yung midterm,
dito na rin natin ilalagay. So si Jasmine Anical, nag-send din siya ng kanyang papel. Okay, tingnan natin. Ayun. Number 1 and number 2, hindi niya rin binigyan ng kasagutan. Number 1 and number 2, hindi niya rin binigyan ng kasagutan. Okay. Jasmine. Jodeline Urbano Orbos, nag-send also ng kanyang papel. Okay. Nasagutan mo ba lahat? Ha? Ayun. Very good. Nasagutan niya lahat. Yan. Hindi lang natin alam kung tama, no? I-check natin. Okay, i-check natin. Okay, so after that, you come back para i-check natin. In 5 minutes, i-check na natin to. Hinintay lang natin na mag-send yung iba. Yung mga hindi nag-send, hindi kasama yung papel, ano? Okay, si Venus, nag-send na rin siya. Okay, nag-send na rin ng kanyang papel. Hindi niya nasagutan ang number 2. Okay, hindi niya nasagutan yung number 2. Okay, so si Angelo. Nandito rin si Jasmine Anical. Nag-send na rin siya ng kanyang papel. But dalawa ba yung sa'yo, Jasmine? Okay, so kaninong papel yung isa ka? Jasmine Anical. Okay, hindi ba isa? Ay, sumat lahat. Okay, so halimbawa, hindi nyo maisen, ano, kasi hindi nyo mahanap, bigay nyo na lang sa classmate ninyo para yung classmate nyo na lang magpo-forward sa akin. Kasi time is the issues ngayon eh. Okay. Pakisuyo na lang sa mga classmate nyo na nakapag-send ba. Sabihin mo, batch, pakisend naman tong papel ko, hindi ko mahanap yung Facebook page. Ano, yung Messenger. Pwede yun, pwede. I-send nyo na yun para makakapan lang natin. Lagyan nyo ng pangalan para makita ko. Edwin Angelo Venus, nakapag-send natin siya. Okay, Ron. Renbert, Davis Molina, yan, kapag-send na rin. Si Clifford Lockdown, okay. Ito pinalabag. Lockdown, yan. Kapag-send na rin siya. Okay. So once na naisend nyo na yung papel nyo, hindi nyo na pwedeng palitan yung sagot ninyo. Ha? Okay, so yan. Okay, so come back. In 1 minute, i-check na natin to. 1 minute. Kabalik na ba lahat? Kabalik na ba? Jane Molintas, okay, nakapagsabi na rin. Huwag niyo kalilimutan lagyan ng pangalan ng papel niyo. Jane Molintas, nakapagsabi na rin. Si Jewel Red. Yan, Jewel. Okay, mabahing kayo sa mga surat niyo, nagan niyo, nagan na rin ito yung papel ni Isesendio. Lagyan ng pangalan para mas madali natin makita. Jewel Red, kapag-submit. Okay, announcement. Once again, sa mga third year, magkakaroon din tayo ng quiz mamaya, last stress, base sa video na in-upload natin. Doon manggagaling yung ating mga katanong. Jen Torquesa, okay? Meron. Meron yung sabi ni Jane. Sir, awan summit na discuss dito question 1 ito. Meron, okay? Hindi nyo lang napansin. Hindi nyo lang napansin. Torquesa, nakapag-submit na rin. Okay, si Banayos. Banayos na rin. Yes, Melbourne Banayos. Okay. Dalawang Banayos sa Merciel yung isa. Merciel Banayos. Okay, so let us check. Check na natin. Okay? Ready na ba kayo for checking? Press 10.
Press 10 tayo. Kapag ready na for checking. Press 10, press 10 tayo. Press 10 for checking. Check na natin. Press 10. Hintay ko lang yung mga press ninyo. Press 10 tayo. Ayan. So, Alcos, ready na. For checking. Kasmin Anikal. Okay. Castillo. Orlan. Ayan. Press 10 tayo para start na for checking Melbourne. Okay. Renberg. Chen. Torquesa. Okay. Ayan. Press 10. Press 10. Orlan. Vergel. Press 10 para mag-umpisa na tayo mag-check. I-check natin itong papel. 10:35 para hindi tayo magdagal. 10:35. We are going to check your paper. Ayan. Miranda Mark Nisbet. 10:35. 1 minute more to go. Okay, so time is up. I-check na natin yung mga kasagutan ninyo. Okay? So, for question number one, the correct answer is criminal. Okay? The superman in our criminal justice system. Kapag may krimen, siya palaging sikat. Napakaramingan niyang rights eh. Okay? Criminal ang sagot natin sa number one. Number two, ang sagot natin sa number 2, the forgotten party in our criminal justice system. Ang sagot natin dyan ay victim. Yeah, victim. Okay. Victim ang sagot natin. For number 2, victim. Okay. Pawa ninyo. Number 1, criminal. Superman in criminal justice system. Number 2, forgotten parties, yung palaging nakakalimutan. Napapabayaan, tawag natin dyan ay victim. Number 3, is it true or false? The answer is false. Okay? False. Okay? So sa legal definition, ng criminal, dapat magkaroon siya ng conviction. Dapat may conviction. Kasi yung question kanina, walang word na conviction, di ba? Kaya ang tamang sagot natin ngayon sa number 3 ay false. Okay, false. Next, number 4. Tawag natin sa criminal na pangalawang basis gumawa ng krimen at nagkataon pa na parehong title ng revised penal code yung kanyang nagawa. Ang tawag natin dyan ay recidivist. Okay? Recidivist ang tawag natin sa criminal na yan. Number 4, recidivist. Number 5 is ordinary criminal. Okay? Ordinary criminal. Number 6 is acute criminal. Okay? Acute criminal. Number 7, there were 3. Tatlo. So the answer is 3. Okay? Ano ba yung tatlo na yan? 8, 9, 10. It can be interchanged. One of them is social definition. Pangalawa, psychological. At yung isa ay legal definition. That is the answer for 8, 9, 10. Social, psychological, at saka legal. So count the number of correct. Then you will going to fill up the form that you will going to see in our description box. Ilalagay natin yung link mamaya to submit your score. Okay? So hanggang dito na lamang ang ating live streaming. Antabayanan ulit sa mga susunod na pagkakataon. Next meeting natin first year is on Wednesday. Okay, so maraming salamat. Magandang araw po sa inyo lahat. See you again next meeting.